Ay, baka master, no? Ha, isang mapagpalang linggo sa ating lahat at ako bilang ni Shaitan Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. So, nandito ho tayo ngayon sa bagong ilog, Pasig City. Itong kabilang street na to, meron ho tayong ginawa doon mga nakarambuan pa. Okay? Electrolux naman yon. So, meron po tayo ng refrigerator na ang tatak ay Panasonic, no? Na no frost inverter. Ang naging problema daw ho, di umuno na ito ay hindi na gumagana yung compressor. Okay? Oh, no. Then, nag-order sa atin si Sir ng board ng Panasonic. Actually, si Sir, yun si Sir, kagaya din po natin si Sir na technician. Okay, ito yung shop ni Sir. Dito banda, sa isito. Ngayon, tayo po ay saludo at humahanga sa mga kagaya ni Sir na technician na kapag hindi alam ang isang bagay, ikinukonsulta niya sa mas nakakaalam. Okay? So, paalala din sa mga technician ano, na huwag po nating gawing komplikado ang ating sarili. Kapag hindi natin alam yung mga technology, pwede naman ho tayo magtanong sa mas nakakaalam. Oh, yes, okay? Daddy. Then, kakataong ito, si Sir ay lumapit sa atin upang tingnan kung ano talaga ang pinakapunot dulo ng problema ng kanyang refrigerator na may tama sa motherboard, mga kamaster. So, ay baka master, no? Ito ho yung itsura ng loob ng ating refrigerator. Okay, tingnan ho natin sa baba. Okay, so ito yung sinasabi ko lagi, ano, na kapag tayo naglalagay ng mga laman, wag na wag po nating isasagad ho sa pinaka-panel ng ating air and return supply air and return air ng ating mga no-frost na inverter. Okay, kasi nga, nabablock ho yung air and return intake, mga kamaster. Okay? Ito ay atin sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. So okay, so nandito na ho tayo sa likod ng ating refrigerator, no? Paalala po, si Sir po isang technician din. Legit na technician kagaya rin ho natin. Pero yun nga, napag-desisyon na ni Sir na sa atin nilang ipagawa, ipa-check itong kanyang refrigerator dahil nga inverter technology ho ito. At ang napagkasunduan namin na kung sakali man may problema sa refrigerant charge o kailangan i-reprocess, nakiusap si Sir na baka pwedeng siya nalang mag-reprocess kasi para magkaroon naman ng less doon sa service charge. So, siyempre, sino ba naman tayo para hindi pumayag? Kumbaga, bigayan lang yan. Basta ang pinaka-concern lang natin sa oras na ito ay yung pagpapalit ng board para malaman kung talagang nga bang sira ang board, no? O talagang may leak lang. Kasi kung may leak lang, aba, edi, ang babayaran lang sa atin ni Sir yung check-up lamang. Okay? Oh, yes, Daddy. Kung buo ang board, hindi na natin kailangan palitan. Kung sakali mo na may problema sa refrigerant charge, edi, i-reprocess lang. Kumbaga, sa madaling sabi, hindi naman pala problema ang board, hindi walang problema sa compressor, wala lang talagang refrigerant ang ating system. Okay, ganun po. Tatanggalin ho muna natin to. Yan, naangat lamang ho ito. Okay. So, mayroon po ako ditong dalawang model ng, board na ito, board. Okay. So, mayroon ho ako ditong brand new at second hand. Ito po ay second hand. Yon. Okay. At ito naman ay brand new. Yan. Yo. Kuwang-kuwa ni sir yung style natin, ano? Yan. So, para sila naman ho ito. Ang problema nga lang dito pagdating dito sa wala siyang coil filter. Okay? Dito naman ay ito may coil filter at ito naman ay walang coil filter. Yan. Pero may diode na inilagay sa likod. Okay? Pero ang purpose ho kasi natin ngayon, kaya tayo nagdala ng dalawang board. Nagdala ng dalawang board ay para ipaalam sa ating minamahal na customer kung sakali man halimbawa may sira ngayong board, mamimili lamang siya. Saan siya? Dito sa second hand na good as new o dito sa brand new. Okay? So, ang gagawin ho natin ngayon, dito na ho natin to, i-visual check ho muna natin yung system, no? At yun nga, may nakita na ho tayong problema dito. Meron pong leak. Ayun, no? Ayusin natin ang camera, ha? Ayun, may leak. Ito na. Ayusin natin. So nakita niyo naman, ano, mga kamaster. So ito yung sinasabi ko sa inyo na kapag ang ating mga filter dryer ay nangitim, no? Nangitim, nagbago ang kulay instead na goldy at nangitim, indication lamang 'yan na talagang mayroon leak ang ating system. Saan ang galing? Sa may filter dryer at dito sa may hinangan, no? May nakita tayo ditong leak. Okay? So sa pagkakataong ito, no? Possible na kung halimbawa wala namang problema sa, sige sir, salamat, may basahan si sir. Halimbawa wala namang problema sa
sa board na to. So, naka-less na ang ating minamahal na customer. So, syempre, pinapanalangin natin na sana walang problema sa board at sa compressor. Okay? So, dito pa lang, malaking possibility na talagang i-reprocess ito ni sir. So, magpo-focus na lamang ho tayo dito sa motherboard na to. Okay? Tatanggalin ho muna natin yung ano, yung pinaka-tornilyo na ito para ma-check natin kung depektibo na nga ba yung board. Ayan mga kamaster, ito na yung ating motherboard. So, aayusin lamang ho natin yung ating mga tester. Yan, itatabi muna natin saglit. Yan. Mag-focus ho muna tayo dito sa motherboard na to. Tingnan natin kung ano yung mga naging sira, mga kamaster. Yan, bago ho tayo magpapalit. Tanggalin ho muna natin dito. So, kung ating mapapansin, ano, ayun, may tama ho yung ating mga, ayun, oh, dito, sa likod. Kunin natin yung ating ipapalit. Yo, nadali! Oh. Di ba? Parang sinuntok, mga kamaster, ano? Nagkaroon ng ano, eh. Oh, ayan. Okay. So, ang gagawin ho natin dito, syempre, papaandarin ho muna natin yung unit, no? Papaandarin ho muna natin yung unit, no? Bago natin isalpak itong ating daladala. Klaro? Pero bago yan, syempre, i-evaluate ho muna natin yung system para talagang swabing-swabing yung ating ginagawang diagnosis sa mga oras nito. Hindi lamang ho tayo nakapokus sa motherboard. Dapat sa compressor up doon sa loob, mga kamaster. Okay, so tayo po ay mag-general diagnosis muna sa oras nito. So ayun mga kamaster, no, base dito sa ating nakuhang diagnosis sa compressor, from U, meron tayong nakuhang 9.7 ohms, V ay 9.2 ohms, at W ay 9.1 ohms, mga kamaster. Ang pangit na po. Okay? Pero sa ganitong pagkakataon, no, dapat may makukuha tayong lahat 9.1. Okay? Sa ganitong pagkakataon, tinan nyo, napakapangit na ho ng ating nakuhang data parameter sa compressor na to, mga kamaster. Okay? So ang gagawin ho natin, i-double check ho natin lahat ng mga parts na to, no? Para malaman natin, no, kung ano yung mga posibleng sira ng board ng ating minamahal na customer, okay? Ito ay atin sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. So ayun mga master, no, base dito sa ating ginawang diagnosis sa board na to, wala naman ho tayo nakita ang problema, no? So ang nakikita lang natin dito, itong namumuong ano, no, parang sign ng pagkakasunog at high temperature sa ating parts dito sa likod, no? Ayan, no? Kumpara mo naman dito sa ating isasalpak, ayan, ilalagay. So ayun mga kamaster, ang gagawin ho natin ngayon, papa-andrin na natin kasi na-diagnose na rin ho natin lahat. Ibabalik na po natin to sa kanyang mga connection, ano? Para malaman natin, no, kung ano talaga ang sanhi ng kanyang hindi paglamig. Teka lang. Yan. Yan. Ibabalik na muna natin dito. Papa-andrin natin. Titingnan natin kung aandar nga ba ito. Asa na ba yung isa? Okay. Check muna natin yung kanyang plug. Check muna natin. Yon. Yon. Okay. Naka-ready na ho lahat, ha? Naka-ready na ho lahat. Kompleto na. Gagawin natin, papa-andrin na natin siya. Yan. Ayusin natin camera. Yun. So, on na natin, ano, mga kamaster, yan, o. On. Nakasaksak na yan, ha.
So titingnan natin ngayon kung aandar si compressor. Hopefully umandar si compressor, no? Sana. Para wala nang gastos si sir. So wala talagang reaction ng ating compressor, mga kamaster. Pero ganun po man, syempre, mag-aantay po muna tayo ng at least mga 5 to 10 minutes, mga kamaster, no? 2,000 years later. So ayun, mga kamaster, no? Talagang wala ho talagang ano. Wala ho tayong nakita ng magandang ano dito. Magandang output sa ating ano, ginagawang pagtitest, no? So i-off na ho natin muna. Ayan, tanggalin muna natin saksakan. Yun. So wala talagang ibang choice kundi papalitan ho talaga natin siya ng board. Ayan. Ngayon, kapag ito hindi pa pinalitan na natin, hindi pa gumana, possible na ang problema ho nito ay si compressor na. Okay? Oh, yes, Daddy! At least, ginawa naman natin lahat, no? Ginawa natin lahat ng paraan para lang mapaandar itong ating refrigerator. So, ibabalik mo muna. Ilalagay natin ito dito sa board na ating ipapalit. Yun! Okay. Dito ka muna. So ayun mga kamaster, no? Pagkalipas mo ng ating isinagawang startup dito, wala ho talagang reaction yung ating compressor, okay? Oh, no. So dinideclare na ho natin dito na may problema dito, hindi yung motherboard, okay? Kundi yung compressor na, mga kamaster, okay? Kasi sinalpak na ho natin itong dalawang good as itong good na board natin na Panasonic din. So wala talagang reaction, okay? So baka itanong nyo, bakit kasi yung fan kanina, walang reaction, hindi rin umaandar pero may ilaw, ganito 'yon. Ang sistema kasi dito, baka mapansin nyo na bakit walang fan doon ka master pero may ilaw naman pero hindi umaandar ang compressor. Ganito kasi 'yon. Aandar lamang yung fan, no? Aandar lamang yung evaporator fan natin kapag ka-umandar na si compressor. Okay, ganun lamang ho 'yun, ano, mga kamaster. Baka mapagkamalian nyo doon sa mga customer na may ganitong uri ng refrigerator, oh, na Panasonic na inverter, okay? At ito yung ano niya, ito yung compressor niya. Yun. So kapag may ganito kayong refrigerator na napansin niyo na hindi gumagana yung fan, no, hindi gumagana yung fan, ibig sabihin niyan possible na may problema yung evaporator fan mo o talagang sira na rin yung compressor. Kasi nga sabi ko, pag switch ng ating ano, ng ating motherboard kay compressor, kasabay ho lagi yan si evaporator fan. Oh, kahit yes, anong Daddy. Gawin natin, no, na pagtitest diyan si compressor ay laging magkasabay ang evaporator fan. Okay, kaya ngayon pinalitan na natin siya ng mga board na ito na parehas din naman. Ang nangyayari, no, hindi ho umaandar si compressor at ganun pa man hindi rin umaandar si fan. So dinideclare ho natin tong ang problema ay compressor at hindi ho motherboard, okay? So kung mapapansin niyo, sabi ko ngayon, no, talagang namumula-mula, kala mo sinuntok 'yo. 'Di ba? So namumula-mula ho yung connection ng ating motherboard. Pero nung chinek natin kanina, wala naman tayong nakitang problema. Okay? Dinadiagnose natin at nung pinandar nga natin, hindi umandar si compressor. So ang choice natin kanina, oh sige, since na hindi umandar si compressor, di salpak natin tong board na to. Oh, nung sinalpak natin yung board natin na good as new, no? Gumagana ho tong dalawa na to. Kasi hindi ko naman dadalhin to kung sira, 'di ba? Yun yung logic. Gumagana ho to kasi pinantetesting ho natin itong dalawa na to. Okay? Ngayon, kung halimbawa naman nung kanina nung sinalpak na natin, hindi rin umandar, okay? O di yung isa naman hindi rin umandar. O, di nakadalawang board na tayo ngayon. Hindi rin umandar yung compressor, hindi rin umandar yung fan. Ang dinedeclare ho nating problema dito ay compressor na, mga kamaster. Dahil nga ho dito sa refrigerant leak na ito. So, ang nangyari kasi dito, napapansin na ni sir na may problema na pero ginagamit pa rin na rin nila. The same time, ginagamit pa rin nila yung refrigerator na to. Kaya, syempre, hirap na hirap ngayon si compressor. Okay? Kaya yan, sa kabila ng meron siyang leak, ginagamit pa rin. So ayun, sira si compressor. Kaya paalala doon sa mga customer nating mga nagmamay-ari ng mga refrigerator, na kapag may naramdaman tayo na problema sa ating mga refrigerator,
Tanggalin na ho natin sa saksakan. Mag-visual check ho muna tayo sa likod. Lagi kong pinapaalala yan sa inyo. Tulong po ito sa inyo. Visual check nyo sa likod ng compressor kasi sabi ni Kamaster, pag may problema na, tanggalin mo na namin saksakan, no? Then check namin yung mga connection sa likod kasi yun lang ang tanging nyo magagawa kasi hindi naman po kayo mga technician. Binibigyan ko lang ho kayo ng idea kung ano yung mga first aid na gagawin nyo kapag may problema ang inyong mga refrigerator, mga Kamaster. Visual check nyo sa likod. Tingnan nyo yung mga connection na pinaghinangan kung merong sign ng leak o langis. Kagaya nito na may langis. So lumalawa ho dito yung langis sa langis. So lumalawa po yung langis dito sa part na to kasi nga ho, malaki ang possibility na malaki yung naging leak na ito. Hindi lang sa may filter dryer, kundi dito sa may discharge. Sa may discharge connection ng ating, kasi ito yung suction. Ito yung discharge. So, nagkaroon po ng problema sa may discharge part ng ating compressor, mga Kamaster. Alam naman natin na yung discharge ay high pressure ho iyan. So, sad to say na talaga ang problema ho nito ay compressor na. Ginawa naman na ho natin lahat, step by step. Wala po na tayo nakitang problema doon. Okay, dito sa dati niyang motherboard. At nung sinalpak nga natin, hindi naman umandar ang compressor. Okay, so nag-trying in error tayo. Sinalpak natin yung good na motherboard, hindi pa rin umandar ang compressor. So, ngayon, since na nakikita natin yung physical na appearance ng compressor na to, dinideclare ho talaga natin na may defect ho po yung compressor natin, mga Kamaster. Klaro, ganoon lang po ka dali ano yung mag-diagnose ng compressor. Kasi nga dito sa ating nakukuhang data, pansin nyo naman, no, di ba? Teka lang, ayusin natin. Okay. Silaw. Yan. Ayusin natin. Yun. Dito kasi sa ating nakukuhang data sa ating compressor, yung U9.7, V9.2 at WI9.1. So ito pa lang nagsasalita na si compressor na wala, suko na talaga ako, sira na yung windings ko. Kaya pasensya na, hindi ako antar. Kahit salpakan nyo ako ng ilang pirasong bagong board dyan, wala na, ayoko na talaga. So pagka ganitong uri ng nakukuha nating data, alam naman, sabi ko sa inyo, hindi ko sinabing sira pagka ganito ang nakukuha nating parameters. Pero kadalasan naman, minsan umaandar pero nasisira na rin. Kaya pagka may nakukuha kayong ganitong uri ng mga parameters na hindi equal, asahan nyo po na hindi na po tatagal ang inyong compressor, mga Kamaster. Kasi ang good na compressor, kailangan may makuha po kayong 9.1 lahat. Okay? Kagaya nito, 9.7, 9.2, 9.1, 9.1. Ano bang asahan natin dito? Okay? So, ganun lang po. So, tama po yung ating diagnosis sa mga oras na ito na hindi po sira ang motherboard. Kaya nga ho tayo nagdala ng mga ganitong board para pagpapatunay lamang na meron tayong mga board na pwedeng isalpak case to case, no, na kung sakaling sira itong motherboard na to. Pero since na good naman itong dalawa, napatunayan man natin kanina na wala namang problema sa dry sa motherboard na to, so eto na po yung ating i-declare na problema base dito sa ating nakuha din na parameters value ng compressor na ito. So ano yung aral dito? Okay, ano yung aral sa parte na ito? Kapag po tayo, uulitin ko ha, kapag po tayo may nararamdaman ng problema sa ating mga refrigerator na hindi lumalamig, bunutin nyo po muna. Sabi ko nga, mag-visual check tayo. Tingnan nyo yung mga connection ng filter dryer sa likod. Kung may mga sign ng langis, ay di may leak. Okay, pag may leak, saka na lang ho kayo tumawag ng technician. Pero kung halimbawa naman, wala namang sign ng leak, walang sign dito ng mga langis-langis, malinis naman yung filter dryer nyo, ibig sabihin, wala pong leak, ang gawin nyo lang po muna, mag-manual defrosting po muna kayo sa loob ng 24 hours nang walang laman ang refrigerator at naka-unplug. Okay? Manual defrosting ho yan. Okay? Pag-reset po yan ng full reset ng system, mga Kamaster. Then, i-plug nyo ulit, then saka nyo obserbahan. Mamaya kasi, may mga pagkakataon kasi na kailangan lang i-defrost, manual defrost ang ating mga system. Kahit ano pa yan, kahit inverter mo yan, kahit no frost pa yan. May mga pagkakataon na kailangan nating i-manual defrost ang ating system sa loob ng 24 hours na walang laman at hindi nakasaksak. Kadalasan, nagkakaroon lang po ng problema doon sa program at bumabalik din po yung dating lamig. Pero kung halimbawa, may nakita kayong leak, no, sa inyong pag-check dito, kung customer man kayo, saka na lang po kayo tumawag ng technician. Huwag po natin gagamitin, hahayaan natin gagamitin ang ating mga refrigerator na sa kabila na may nararamdaman tayong problema dito sa kanyang lamig at ginagamit pa natin, asahan nyo po na ang tatamaan po dyan ay yung compressor at yung mga sensor. Okay? So sa pagkakataong ito, ang dinideklaro natin problema ay compressor, mga Kamaster. Ginawa natin lahat, sinek natin lahat, walang problema sa motherboard. Okay? Nung pinaandar natin, hindi gumagana ang compressor. Pinalitan natin ng dalawang good
Hindi rin umandar ang compressor at hindi rin umandar ang fan. So, declare na po ito na compressor. Ang tanong, eh, since na sira ka master ang, ano, ang compressor, saan kami kukuha niyan? O siyempre, mag-order ito tayo sa service center ng Panasonic. Ang tanong, kailan? Ay hindi ho natin alam. Pero, pwede hong i-obey ni sir yung warranty nito, sir. Ilang years na to? 4 years. 4 to 5 years. Kasi pagka ganito, wala naman ho tayong ginalaw, no? Wala naman ho tayong ginalaw na iba dito. Nag-diagnose lamang tayo. So, hindi naman ho natampered yung warranty. Okay? Yan po yung kinagandahan kapag tayo nagda-diagnose. Paalala sa mga technician na, no, wag po tayong basta karga lang ng karga, putol ito, putol doon, karga dito ng freon, pagpaandar, hindi pala umandar ng compressor kasi nga sira, di ba? Sayang yung ating panahon, sayang yung mga materialis na ating ginastos dito. Eh kung nag-diagnose muna tayo, edi nalaman natin kung ano yung problema ng system. Ngayon, dinideclare natin na compressor. So, pwede pong i-avail ni sir yung warranty na ito sa Panasonic, mga kamaster. Okay? Hindi ho void ang warranty. Gawa ng as is. Okay? Walang hininang. Wala tayong hininang dyan. Tanging diagnosis lamang at evaluation ang ating ginawa, mga kamaster. At talaga dun sa sinasabi ko na pag may leak ang filter dryer, nagbabago ang kulay. Ito po yung patunay ulit, ha? So sabi ko naman sa inyo, nagbabago ang kulay, umiitim ang kulay ng ating filter dryer, mga kamaster. Okay? So sana nakatulong itong mga ibinahagi ko sa iyong kaalaman tips para sa mga customer at mga, sa mga technician na kung tayo ay susugod sa isang laban, gera o troubleshooting, kailangan lagi tayo may dalang good na board para hindi ho tayo nahihirapang mag-analyze, mag-identify ng problema, mga kamaster. Okay? Ulitin ko, wala pong problema sa motherboard dahil na-check na natin ito kanina. So, dinideclare po natin na compressor po ang sira, mga kamaster. Okay? So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po.